Do you want to know the Oblates? Discover our life and mission. Join us! Gusto ko lang pong ibahagi ang buhay ko bilang isang Oblate brother. Kasi po, sa tingin ko, malimit nakakakita po kayo ng pare, Oblate priest and diocesan priest. Siguro naman, marapatin ko at hihingi po ulit ako ng pagkakataon na maibahagi ang isang bahagi ng Oblato ang isang brother. 25 years na po akong brother. 21 years in ministry. Siguro sa mga taong hindi nakakakilala sa akin, laging tatanungin, "Brother, kailan ka ba mau-ordain?" Ang lagi ko naman pong sagot, "Hindi po ako mau-ordain." "Brother, seminarista ka?" "Hindi rin po. Maputi na po ang buhok ko para maging seminarista. 20 taon na po akong brother at magiging brother forever." Marami pa. "Bakit nag-brother ka lang?" Minsan pag may topak po ako, sasabihin, "Bakit nag-asawa ka lang?" No? "Bakit laging may kasamang, bakit nag-brother ka lang?" Bago may kasunod pa, "Sayang naman. Sana sinundan niya, guwapo ka o ano." Naputol na lang doon, sayang ka. Kahit man lang sinabing, kahit sayang yung lahi mo, okay lang. Pero hindi eh, doon lang nagtatapos, sayang lang. Bago malimit din itanong, makakamisa po ba kayo? Hindi po ba't mas marami kayong magagawa bilang pare? Makakapag-asawa po ba kayo? Ayaw mo bang magpamilya? O nagka-girlfriend ka na ba? Kayo po ba'y sawi? Sawi sa pag-ibig, kaya kayo pumasok? Or hindi kayong masaya sa labas? Minsan natanong, kayo po ba ay miyembro ng Knights of Columbus, El Shaddai? Yung kay Brother Eli, ang dating daan? Ano pa? Oras ng Himala. Ang dami na po. El Shaddai. Kung ano-ano na po. Natanong pa minsan, "Fratman ka?" Sabi ko, "Hindi po. Ako po ay Oblate brother." No? Minsan, naalala ko pa, talagang wala na. Palabas po ako ng bansa para umattend po ng isang conference. Ang nailagay ko po sa profession, religious brother. Doon po sa immigration officer, tinignan niya, tinanong, "Ano tong religious brother?" Kesa naman po ako magkwento ng buhay ko bilang oblato, bilang religyoso, aabutin po ako ng mga siguro isang araw para ikwento, yung linya po sa likod ko humahaba na. Sabi ko, "Lalaking madre, pasok!" So talagang pinapasok na ako, wala nang problema, naintindihan nila. So minsan masakit kasi hindi maintindihan. Hindi lang din naman po kami iba po ang madre sa brother, pare. Ngunit gusto ko lang pong ipakita ang uniqueness ng bawat bokasyon. Bokasyon ng pare, religyoso at diocesan o secular, religyosong brother at madre, laikong may asawa, at saka single blessedness. At siguro later on, magde-develop pa yan kung ano man ang status ng ating state, ng ating buhay. No? Upang mas makapagsilbi sa Kanya. Noong 2015 po, may nilabas na document ang Vatican upang mas makatulong sa pagpapaunawa ng bokasyon bilang isang brother.
Ito ay ang the identity and mission of the religious brothers in the church. Ito ay inilabas noong October 4, 2015. Kanino pong kapistahan siya? October 4, 2015. Kung makikita natin, kung matatandaan natin, yun ay kapistahan ni Saint Francis of Assisi. Tama ba ako? Isang brother siya, no? Hindi siya isang pare. Doon nakalahad, at yun na rin ang naging aking parang guide sa pag-reflect ng buhay ng isang brother, ay ang importansya kung sino kami, the being of a brother, so that we could do missions according to our identity. Kasi po, pag nawala na yung identity namin, pwede naman po kaming masabing social worker, NGO, so marami po. Pero sa simbahan, importante na maunawaan kung ano, sino ang mga brothers at ang kanyang misyon, hindi lang sa loob ng simbahan, pati na rin sa mundo. The vocation of the brothers could be understood deeply in Jesus washing the feet of His beloved disciples. Makikita natin during the Holy Week, no? Holy Week liturgy, merong, sabi nga, reflection on the institution of the Holy Eucharist, merong washing of the feet. At this point, so washing of the feet, the vocation of the brothers could be well understood or mas mapapalalim ang pagkakaunawa sa buhay, sa pagkatao ng isang brother. Tulad ng mga apostoles, ang sila ay tinawag ng Panginoon, pinili ng Panginoon, binuo ang isang community of apostles at kinumisyon upang maghugas ng paa. Okay? So, katulad ng bokasyon ng mga brothers, siya ay tinawag, siya ay pinulong para maging isang komunidad, at pangatlo, kinumisyon. Kung ating mas palalalimin, gusto ko sanang bigyan pansin yung tatlong bagay sa vocation of the brother. Vocation of the brother as a mystery, a gift that is being received, the gift that we received. Second, communion, the gift we share. And mission, the gift we give away. Simulan ko po muna sa mystery. Siguro, maraming hindi na sa atin, sa alam ko po, marami po tayong kilalang seminaryan, nagpapare, pare, madre, na minsan, sabi natin, bakit siya kaya tinawag na pare? Bakit siya tinawag na madre? Bakit hindi na lang siya nagnatiling laiko? Or bakit siya tinawag na religyoso? Bakit hindi secular priest o diocesan priest? At minsan naman, bakit siya umalis? Eh, ang galing-galing na bata ito. Posibleng maging obispo pa. Minsan, bakit yung sa tingin natin dapat lumabas, nasa loob? Yung nasa loob, bakit? Yung nasa labas, bakit nasa loob? So, yan yung misteryo. Misteryo ng bokasyon. Pero yung mystery na sinasabi ng Panginoon sa dokumento ay ang misteryo ng ating Christian vocation. The gift that we received, unang-una, ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos na siyang unang binigay sa atin.
ang Diyos ang unang umibig, minahal tayo. No? Ang Diyos ang siyang who took the initiative to love us. And then, from there, to call us. To call us to participate in the mission of the Lord, of God. At ang response, ang tugon, ang brother makes an offering above all of life itself, that life might become a sign of the primacy of God, a life for Him. Ang pagtawag sa amin, pagtugon, upang maging siguro, maging simbolo o sign na pagtatalaga ng aming sarili para sa Diyos lamang. Dahil din sa pagmamahal, kami ay nagiging witnesses and mediator ng pagmamahal na ito. Ika nga, madaling masabihin natin na mahal ako ng Diyos. Minsan po, ako po, nag-struggle din po ako dyan. Hindi ko po sinabing, mahal ako ng Diyos, ramdam na. Minsan, sa dami ng nangyari sa buhay ko po, sabi ko, mahal ba talaga ako ng Diyos? Ngunit sa tulong ng formation, sa tulong ng misyon, sa tulong ng mga tao, mas naunawaan ko po ang pagmamahal ng Diyos kaysa sa mga bagay na hindi ko naiintindihan. Mas mahal ako ng Diyos kaysa sa mga kamalian ko, sa kahinaan ko. Sabi nga, I could not truly give myself unless I will be able to experience God's love, for I cannot give what I have not received. Sometimes it is hard to feel God's love if you have a lot of negative experiences. I have to mature, grow up to fully understand how much God has loved me and continuously loved me in spite of me. Part of that maturing in God's love was already in the mission assignments. Dito ako lumago at lumalim ang ramdam ng pagmamahal ng Diyos bilang isang oblate brother. Napuno ako ng, I was filled with awe, pagkamangha. Kasi marami po akong nagawa, nagagawa at patuloy na gagawin na sabi ko, baka hindi ko magawa. Ito'y papatunay sa aking engagement as an oblate brother sa local level, sa provincial level, regional level, at congregational levels. Itong eksperyensya ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, mararamdaman natin, ngunit hindi natin maitatago at maistatabi lang sa atin. Masyado siyang malakas. Masyado siyang energy, full of energy, na hindi lang pwede nating itago. Ito ay ating ibabahagi. Kaya nga, sa second, the brother experiences love, God's love, and responds to his total dedication. And this experience allows him to be in communion with other people, especially with the different faces of the poor who cry out for the liberation and shares this with his religious community. Ibinabahagi ang saya, ang galak ng pagmamahal ng Diyos na naramdaman sa kanyang religious community. I, as a religious brother, cannot and will not exist without my oblate family, without
my oblate community. Sila po ang buhay ko. Sila po ang nagpapatatag sa akin. Bagamat mahirap minsan may community yan na hindi maiiwasan tao, may makakaaway ka, hindi makakasundo. Pero ang pagmamahal ng bawat isa, pagmamahal namin bilang magkakapatid, bilang brothers, nananaig pa ang pagkakaiba ng pananaw, ugali, asal. So, we don't exist without our oblate community. And I am bound to them as they are bound to me by the vows of poverty, chastity, obedience, and oblate, ang specifically for oblates, ang vow of perseverance. I-elaborate ko lang yung vows of poverty. Ang mga vows, like, ang chastity namin allows us to live in community and to be brothers to all rather than exclusive love. Para sa lahat, nilalaan namin ang aming sarili para sa lahat. Poverty. The choosing of a moderate and simple lifestyle means sharing goods in order to experience fraternal communion with others. Ramdam ko po ito talaga, sa totoo lang, poverty. Ako po ay isang doktor nung pumasok po ako. So, buhay po sa labas, nakaranas na rin po ng may pera. Ngayon, kailangan po akong umasa sa community, magtrabaho kahit paano sa community. Tingnan ang pangangailangan kesa sa gusto, paggastos sa nararapat, upang patuloy kaming makiisa sa mga taong payak ang buhay. Sa totoo lang din, ako sa aking karanasan, accessible po ang pera. Ngunit nasa amin na rin yon dahil pinalalakas sa amin din ang stewardship. Hindi porkit accessible ang pera, mag-asta mayaman na kami. Pinaghirapan po ng mga nagbigay. At mortal sin din po, kung sa tingin ko lang po, naggastusin namin yon para sa pansarili ng sobra-sobra. Obedience. By which all come together in the common project, in the same witness and the same mission, while respecting the diversity of gifts and individual personalities. A countercultural sign of the world. Ibig sabihin po, yung mga gusto namin, kailangan naming ialay kung ano ang kailangan na gawin ng kongregasyon. Kung sakali man, magkakaroon lang din ng pagkakaiba. Maging solo or lone ranger, hindi po siya parang na-align. Yung pagkakaiba-iba talents namin, ina-align po yan sa charism. Sa charism ni Eugene de Masenod. Isang uri ng paggawa at paggawa ng misyon sa mundo. It is in and through the religious community the brother's vocation is strengthened, nourished, and deepened. Again, hindi lang po siya babahagi para lang sa amin. Ito ay binibigay din namin sa tao, lalo na sa may hirap. The brother participates in the mission of Christ Jesus given to the church entrusted to the oblates of Mary Immaculate. The brother is being sent to evangelize, not only proclaiming the spiritual message, but also to the liberation
from what oppresses the people in their human development. Kaya nga po, ang role ng brother, ang role ng priest sa Oblates of Mary Immaculate ay complementary roles. Tulungan po kami. Hindi ko rin, tulungan kami in a sense, siyempre sa misa sila, sa ibang trabaho kami. Pero hindi po parang pataasan ng ihi, no, hindi rin maiiwasan, honestly. Pero, it's more of the union of our hearts and mind para sa mission. No? Balikan po natin, kami tinawag ng Diyos, binuo bilang isang community para sa mission. At ito na po, nararanasan niyo po ang mission. Maliban po sa parokya, ang brothers po naman ay makikita kung saan-saan. Meron po silang sa education, retreat works, formation, spiritual accompaniment, integrity of creation, at leadership. Nagbabago na rin po kasi noon, ang brothers ay tinawag na the hidden apostles kasi nandun sila lagi nakatago. Which we brothers prefer? Dahil sa pagbabago ng panahon, sa pagbabago ng pangangalangan ng simbahan, ang mga brothers po ay nag-i-step up na rin. Hindi po iyon kagustuhan namin basta-basta, kundi iyon ay tawag ng panahon upang tumugon sa misyon. Ngunit, isa lang po ang pinaka, parang crux na tawag sa atin lahat. It is in our witness of life. Sa pamamagitan ng pag-witness ng aming pamumuhay. No? Sa totoo lang, dito po nagkakaiba ang roles. Sa first two, ang tawag at communion, pare-pareho po kami. Pero sa roles and ministry, doon po nagkakaiba. Pero laging nating tatandaan, complementary roles. Ako po naman, sa early years ko in ministries, magkwento na ako ng konti. Pagkakataon ko na to. Ako po talaga, minsan ayoko magkwento kasi parang feeling ko po, magdadala po ako ng bangko. Pero sa totoo lang, ako po'y nagagala na mama. Yung bang nafe-feel, I am filled with awe and wonder sa nangyayari sa buhay ko bilang brother. Marami po akong nagawa, katulad ng sinabi ko, at ginagawa na hindi ko akalain na magagawa ko. Kaya nga sabi ko minsan, my soul proclaims the greatness of the Lord. For He has done marvelous things through me. Na-assign po ako sa Cebu, sa isla, bilang direktor ng eskwela. Wala po akong kaalam-alam sa eskwelahan. Siguro, ang Consuelo de Bobo ko lang po, instead of managing a school, I'm trying to build bridges among Christians and Muslims. Hindi lang sa pagiging doktor, kundi sa pagiging si Brother Noel o si Noel. Na-assign din po ako sa isang pilot mission ng kongregasyon. Na-assign po ako ng tatlong taon at kalahati sa England. Ano ba ang ginawa ko doon? Aside from the Filipino communities, nagtrabaho po ako sa pub. Linis mesa, linis baso. Nung medyo gamay na yung trabaho, nagdi-dispense na po ako ng inumin. Kaya lang, masyado masigarilyo. Hindi ko kaya. So, yon. Nagsilbi din po ako sa day center. Serving the homeless, the roofless, the drunkard,
the ex-convicts, the drug addicts, mentally challenged people, pinagsisilbihan ko po sila araw-araw, pinaghahandaan ng pagkain. Nagkaroon din po kami listening center and seeker center. The seeker center is a center wherein people from walks of life would just come in, talk to us, ask questions, anything under the sun. It's a hospitality thing. Kasi marami din pong lost sa UK. Nawawala ang meaning sa buhay. Meron din po kaming listening center kung saan may mga taong pumupunta upang mapakinggan sila. It's another form of hospitality. Natapos din po yung mission, umuwi din po ako. Bago napadala naman po ako sa Korea, sa NHIP, yun po ay soup kitchen. No, soup kitchen na nagsiserve po kami ng 400 to 500 Koreans. Homeless, roofless, drunk, old people, elderlies. Papakainin po yan. Magbubukas po kami ng alas 5. Hilong-hilo na po ako sa Kawe Welcome kasi bilang oblato, kailangan ko pong mag-welcome. Eh, ilang, ang pag-welcome po doon, di ba, pag sa Korea, makita nyo sa Korean novela, puro ososipsyo, ososipsyo. Gagawin ko po yon ng 400 hanggang 500 beses. Hilong-hilo na po ako doon. Pagkatapos po, pupunta na po ako sa station ko. Ang maghugas ng chopstick at kutsara. Kaya po, sarap na sarap po ako talaga maghugas ng pinggan at saka kutsara tinidor. Talagang parang yan na ang bukasyon ko. At saka nakihalubilo po ako sa mga roofless sa stations. Kasi doon ko lang po nakakausap sila. Pag sa NHIP po, papakainin ko lang po sila. Pero pagdating po sa subway station, doon po ako nag-i-stay bago umuwi. Upang maramdaman nila na kahit hindi ako Koreano, mayroong tumitingin sa kanila. Hindi sila parang discriminate dahil sila'y ano. Patuloy po ako araw-araw sa ginawa ng Diyos. Sasarado po ng alas 8. Parang janitor din po ako doon. Talagang feeling ko Jollibee. Linis talaga. Then, nagiging parang crux ng aking ministry ang tumigil at kasama ng mga drunks sa subway. Okay? So, at bilang brother, hindi po nawawala ang pagmamahal kay Mama Mary, kay ina ng puno ng grasya. Siguro po si Mama Mary ang isa sa napakalapit sa puso ko. Kasi po tinuruan niya ako na tingnan ang mga bagay na hindi ko maiintindihan, hindi ko talaga maiintindihan sa mata ng paniniwala, in the eyes of faith. Mother Mary taught me how to look at things, especially those things that I don't understand, will not understand, and may never understand in the eyes of faith. Bilang oblatong brother, si Mama Maria, Mama Mary po, ay naging importanteng babae sa buhay ko. Please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Oblate TV.